So what's up mga kanina, nandito na naman po tayo sa panibagong tagpo ng ating vlog. So sa ngayon mga kapatid, hindi po ako magpapaka love expert dito. Magpapaka katulad ng mga sikat na DJ. Ibibigay ko lang po sa inyo kung ano yung kaya at ano yung pwede kong maibigay based on my own experience, based on my own insights. Kaya iniiwasan po natin dito yung misconception yun na parang nagagaling-galingan ako tungkol sa topic nating pag-uusapan. Ano pang inaantay natin? Intro. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa pag-ibig. Sa isang relasyon, kailan ba dapat bumitaw? So, ayun po mga kananad. Pag sinabing pagbitaw, ito po ay literal na sinasabi po natin na tinatawag na break up. Kailan ba dapat makipag-break? Kailan ba dapat makipaghiwalay sa relasyon? Ang pag-ibig po mga kapatid ay napakalaking issue sa isang tao. Most of us ay we seek for happiness. At marami po sa atin na hinahanap yung happiness sa pag-ibig o pagkakaroon ng sariling partner. Once you have the opportunity na magkaroon ng sariling relasyon o magkaroon ng partner in life, let us say, boyfriend, girlfriend, hindi tayo magpo-focus tungkol sa pag-aasawa. Iba kasi ang relasyon ng isang boyfriend, girlfriend, and iba ang pagiging relasyon ng as a married persons. Iba, magkaiba po yun. Sobrang magkaiba. Let us say, nasa relasyon ka na. Nandun ka na sa isang relasyon na masaya, nag-i-enjoy kayo both, nagmamahalan kayo. Bali mga kanuna, dito sa tanong na to, kung kailan ka bibitaw sa relasyon, eh, papasok muna po tayo sa mga dapat nating i-considera. Hindi naman basta-basta dapat na ikipag-iwalay. So, una, masaya ka pa ba? Ayan. Masaya ka pa ba sa relasyon? Ito, tatanong kita kapatid. Ikaw ba nag-i-enjoy ka pa ba na kasama mo yung partner mo? Kayo ba pag nagkwekwentuhan kayo, masaya pa ba kayo? Ikaw lang ba ang masaya? O siya lang ang masaya? Magkaiba kasi yung masaya ka lang, pero siya hindi na nag-i-enjoy. Tawag dito, nagiging martir tayo kapag nagmamahal. Kahit na alam natin na nasasaktan na tayo, nagkakaroon tayo ng pusong masokista. Alam niyo yung masokista? Sila yung mga tao na nag-e-enjoy kahit na nasasaktan. Sa sobrang martir dahil kahit na nahihirapan na sila sa loob ng relasyon ay hindi nila kayang iwanan yung karelasyon nila. Dahil kahit katiting na kaligayahan, ay ginagawa nilang napakalaking kaligayahan para lamang mag-stay sila sa relationship. Nag-enjoy ka pa ba? Masaya ka pa ba kasama siya? Yan ang tanong mo sa sarili mo. Matagal na kayo, oo. Pero ang tanong, masaya ka pa bang kasama siya? Kasi iba yung naging obligasyon mo na nasamahan siya. Iba kasi yung routine na nakasama mo siya. Iba yun. Iba yun sa totoong masaya ka pa. Pansinin mo, magkaiba yung saya nung 1 year pa lang yung relationship mo. Magkaiba yung saya kapag 5 years na yung relationship mo. Tanungin mo sarili mo, di ba magkaiba? Pero to, may advice ko sa'yo. Dito sa part na to, paano mo ma-enjoy yung relationship? Lagi mo natandaan, it all starts in your mind, not in your heart. Okay? Bakit? Lagi mong tatandaan, ang puso mapanlin lang yan. Hindi sa lahat ng oras in love ka. Hindi sa lahat ng oras masaya ka. Pero, pag sinabi sa utak, you will decide on your own na kung kailan ka magiging masaya. Ikaw ang magde-decide kung kailan ka magiging sweet. Ikaw ang magde-decide kung kailan ka mag-e-enjoy. Kasi, ang utak mo ang hahanap ng paraan para maging masaya ang relasyon nyo. And it applies mga kapatid. Kala mo hindi.
Kasi masama po kasi sa atin, mga kapatid, eh mas inuuna natin yung puso. Lagi mo tatandaan, sabi nga, may kasabihan tayo, huwag kang magdidesisyon kapag sobrang saya mo. Huwag kang magdidesisyon kapag sobrang lungkot mo kasi papalpak ka. Pero kung rational ka mag-isip, it will results in a good way. Kasi magiging matalino ka mag-isip eh. Pero sabi mo, brother, ang hirap nan. Hindi ko kaya mag-isip kapag in love ako. Kaya ang sasabihin ko sa inyo, magkaiba ang first year of relationship versus the 5-year relationship. Kasi pag first year relationship, palaging puso ang nasusunod. Totoo hindi? Puro puso. Bakit? Every time, basi mo, pag ang relationship ay nasa unang stage, nasa early stage, sobra mo siyang miss. Tama hindi? Miss na miss mo siya. Gusto mo palagi mo siyang kasama. Tama hindi? O diba? Palagi mo siyang gusto makikita. Palagi mo siyang gusto na te-text, na chat, na video call. Oo hindi. Huwag kang sinungaling. Diba? Gusto mo siya palaging kausap. Pero pag tumatagal yung panahon, 3 years of relationship, nababawasan. Nakakalimutan na mag-update o mag-text, mag-chat. Tama po ba? Oo, hindi. Oo, diba? Napapansin mo, every time or every year na dadadagdag sa relationship mo, eh nababawasan yung mga efforts o yung kilig moments o yung saya ng relasyon. Kaya ang nangyayari, tumatabang yung relasyon. Nawawala yung enjoyment. Nawawala yung enjoyment nyo dahil sa tumatagal na kayo. So, isa yan sa nagiging dahilan kung bakit tayo nakikipag-iwalay. Pangalawa, lumalago ba kayo bilang mag-boyfriend and girlfriend? Pag sinabing lumalago, ibig sabihin, nagiging mature kayo. Ngayon, ganito, sa madaling salita, sa relationship, hindi palagi naka-retain yan sa isang stage. Hindi. Every year na dumadaan sa relationship, nagbabago ang perspective or yung way of thinking ng dalawang individual. Noon dati, masaya lang sila na holding hands, intimate na date, gala-gala, kilig moments, ganyan. Pero, by the years goes by, nagbabago ang ating mga perspective kung ano yung mga plano natin sa buhay. Nandiyan na yung pagtumagal ang relationship, anong susunod sa boyfriend and girlfriend? Nag-uusap na kayo kung ano ang mangyayari sa inyong relasyon in the future. Ang tanong, napag-uusapan nyo ba yan? Si boyfriend ba na mention niya sa'yo na gusto niyang magkaroon ng pamilya kasama ka? Na-mention ba ni girlfriend sa'yo na ang gusto niya eh magkaroon muna kayo ng business? Ang gusto ba ni boyfriend bago kayo magkaroon ng pamilya, gusto niya makapag-travel muna kayo ng mga iba't ibang lugar? Gusto ba niya makapagpundar muna kayo? Ganyan ang paglago ng isang relasyon. Hindi ka nag-retain lamang sa isang I love you. Hindi ganun. Kasi lagi niyo tatandaan, ang I love you hindi nakakabusog. Kaya dumadating sa punto ng isang relasyon nawawala o nagkakahiwalay dahil nakikita nila na wala nang patutunguhan ng relasyon nila. Hindi sila lumalago. Lagi mong tatandaan, kapatid, sa isang relasyon, hindi pwedeng walang away. Hindi healthy ang relasyon kapag walang away. At hindi rin healthy ang relasyon kapag puro away. Baka nakakalimutan mo. Ganun po yan. Immature ang relasyon kapag tayo walang understanding, walang give and take. Sino ba ang dapat magsuway? Sino ba ang dapat umamo? Sino ba ang dapat maglambing? Sino ba ang dapat magbaba ng pride? Pag mature ang isang relasyon, alam na nila kung sino ang dapat gumawa ng mga yan. You will choose love or pride. Ganun po yung mga kapatid. Kung ikaw, masasabi mo na ang relasyon nyo ay mature na, alam mo na kung paano
iisang tabi ang mga walang kwentang away at bigyang focus kung ano yung dapat ayusin. Ganun ang relasyon. Kaya kung yan pala ang maliit na bagay, hindi nyo na kayang ayusin, simpleng hindi lang nakapag-text, aaway mo na, konting hindi lang na-appreciate yung gupit mo, aaway mo na, o alam ko, it's a big deal sa mga girls, yung mga ganyan. So, being mature, malalaman mo kung ano yung mga ayaw at gusto ng bawat isa. Sabi ko nga sa inyo, pag every, by the years goes by ng relationship, nakikilala niyo po ang bawat isa. Yan ay po senyales ng isang mature na individual pagdating sa relasyon. Dapat aware ka, ano ba ang gusto ni boyfriend, girlfriend? Hindi pwedeng kung ano lang gusto mo, yun lang ang nasusunod, kundi alam mo rin kung ano yung gusto niya at ayaw niya. Para parehas kayong nagko-collab. Diba? Ang pag-ibig kasi, mga kapatid, ang relationship is a collaborative relationship. Hindi pwedeng umiikot ang relasyon nyo nang isa lang ang pumapadyak. Hindi ganun. Na ang pagsagwan nyo ng inyong bangka, dalawa nyong pagtutulungan. Hindi pwedeng isa lang. Kasi tatabingi ang anda. Pero kung sabay kayo, dalawang nagsasagwan, parehas ang pusita. Pasensya na mga kanunal. Bibitinin ko muna kayo dito ha. Abangan ang part 2 sa susunod na video na aking i-upload. Huwag na huwag nyo pong kakalimutan ha. Please like, comment, and subscribe at i-click mo na din ang bell notification para updated tayo sa susunod na mga video. Kaya huwag kayong mawawala. Paalam!